Easy Access, True SLEX, MCX, Aguinaldo Highway, and soon to via Calax. Nandito tayo ngayon sa Park Lane Settings Vermosa. Yung nakikita nyo na unit sa aking likuran, ito ay Modern Contemporary Homes na ang model unit nito is a Macy model. Ito ay single detached with 3 bedroom, 2 toilet and bath, at ang lot area nito ay 129 square meter at merong floor area na 67 square meter. Ito ay isang private and secure community. So, meron tayo dito mga resort-like amenities, landscape parks, and open spaces. Alam nyo ba na isa sa pinakamaganda sa project na ito, ito ay commercial spaces tulad ng Ayala Mall, Sports and Lifestyle Complex. So, samahan nyo kaming muli para magbigay ng panibagong house tour dito sa loob ng Vermosa. Dito meron tayong dalawang carport na nakaready na. Kasi yung house na to is hanggang 2 carport. Tapos dito, meron tayo ditong pocket garden. Ayan, dahil ito yung single detached, syempre open yung mga side nyan. And ito yung papunta doon sa kanyang likuran. Ito yung kanyang lanai area. So dito sa lanai area, ito meron pa tayong small na garden dito. Meron tayo dito access doon sa kanyang dining area. So ito yung kanyang service area. Ayan. So, pwede mo siyang i-extend, pwede mo siyang gawing dirty kitchen itong lugar na to. Kasi ito, meron tayo ditong access, yung exit natin. Galing tayo doon sa may kitchen, tapos ito yung kanyang lanai area. Ito yung space pa na pwede tayong mag-garden. Sabi ko nga kanina, 1 to 2 carport yan. Pero kung isa lang naman sasakyan mo, magagamit mo pa itong malaking space na to para sa inyong garden. Ayan. Ito, meron na tayong design dito na brick sa ating parking. Tapos ito, may mga tanim na tayo dito ng mga halaman para pinaka-partition niya. Bago tayo pumasok sa loob ng house, makikita nyo itong natural stone na design natin dito sa pasad. Makikita nyo naman yung design natin ng ating house na to, na single detached na house na ito. So tara, samahan nyo ako, tignan natin yung loob. Let's go! Yung door natin, no, sa solid na wood siya. So, andito ako ngayon sa my living area. As you can see here sa living area, meron tayo ditong sliding na window. Tapos dito meron tayo ditong panel glass na makita nyo talaga na pagka sa araw na pwede nyo i-open yung inyong blinds para pumasok yung sikat ng araw. Ayan. And mapapansin nyo dito sa side na to, ito naka-wallpaper lang to eh. So, sa turnover naman natin, dito kasama. Pero pwede, at least makikita nyo dito kung ano yung pwede nyo gawing design. So, dito yung ating TV set, yung ating patungan ng TV. At ito, ang ganda-ganda ng pagkakasetup ng living area niya. Diba? Tapos yung ating ceiling, high ceiling din naman siya. And then another window dito na sliding dito sa side na to. Ang ganda ng pagkaka-dress up nitong model unit natin. Tapos yung tiles natin, 60 by 60 yung ginamit. Diba nakita nyo, oh, pati yung design. Pero syempre, yung turnover natin, flat lang naman na ceiling yan. Tapos ito nilagay na lang ng design dito sa may lagay ng curtain. At saka yung kanyang blinds dito. Tapos naglagay din siya ng mga frame doon. Ang ganda, no? Mapapansin nyo dito sa ilalim ng stairs, nagamit pa niya, no? Ito, naglagay siya dito ng divider. Tapos meron tayo ditong storage sa may ilalim ng hagdan. Iba yung space talaga, gamit na gamit. And dito sa ano, ito yung kanyang toilet and bath. Ayan, mapapansin mo, no? Ang ganda nung pagka-design ng toilet and bath niya. Yung turnover natin, hindi kasama yung partition ng kanyang, yung glass na ano, hindi siya kasama sa turnover. And yung door na ginamit natin sa ating toilet and bath is a PVC.
May naka-install na mirror na, pero syempre hindi naman siya kasama sa turnover. At nakita nyo kung gaano yung magiging itsura kapag binisan nyo. And then meron din siyang O-link na window doon. Ito yung ating dining area. Yung round na anong ginamit niya dito para yung space kasi magamit niya. So 2-4-6 seaters na round table ang ginamit sa dining area. At andito yung kanyang kitchen area. Dito sa kitchen area, nakita nyo na meron na tayong naka-install na Fuji Denso na range hood. Ito yung gas range niya. Dito nakalagay talaga, nakasetup na yung ganitong kala niya. Tapos mapansin nyo no, yung ating kitchen, naka-backsplash na design siya na tiles. And ito yung kanyang single lang ang ginamit natin. Tapos ito, granite yung ginamit natin dito sa kanyang kitchen. Ito yung kanyang sliding na window para makita nyo yung kanyang service area sa likod. Mas maganda nga kung mag-extend kayo ng dirty kitchen dun sa likod para mas lalong lumawak yung space. And yung pwesto ng ating ref, nandito na siya. At dito meron siyang nakalagay na modular cabinet dito. Ito yung way na papunta dun sa kanyang lanay area. Meron tayo ditong sliding na door, pa-exit doon. Ganda, no? Ganda ng design. Dito sa area na to, dito yung kanyang exit door papunta dun sa service area. Papansin nyo dito, naglagay siya ng mirror. Tatlong mirror na design. Yung iba, buo na. Tapos dito na rin yung kanyang aircon na split type. I think mga 2 horsepower ang nakabit dito na aircon. Tingnan natin yung second floor kung saan makikita natin yung tatlong bedroom niya. Tara. Yung stairs natin, wood yung ginamit natin dito. Tapos yung ating railings, combination to ng wood at saka ng steel. And mapapansin nyo, ang taas ng kanyang ceiling. Iba maraming naghahanap ng mga house na gusto nila yung mga high ceiling. And yung space, oh, laki. Lapad. Yan, ito na yung ating second floor. Saan nandito yung tatlong room niya. Dito sa aking kanan, nandito yung kanyang toilet and bath. Nandito yung kanyang master bedroom. Nandito sa harap ko, yung kanyang bedroom 2 and bedroom 3. Ito yung kanyang toilet and bath dito sa second floor. Isa lang yung toilet and bath natin dito. Ito, para doon sa tatlong room na sharing na sila dito. Check nyo, ang ganda. Ayan, ang ganda ng design. Oh. Medyo spacious naman. Tapos doon meron tayo ditong owning na window. Ayan, tapos meron tayong shower complete na. Itong partition, hindi kasama sa turnover. So, kaya na. At least nakita nyo kung paano siya i-design. Kasi ito, naglagay siya dito ng cabinet. Hindi kasama sa turnover natin to. Tapos yung kanyang door dito sa bathroom, PVC po yung ginamit natin. Check naman natin ngayon yung bedroom number 1. Ito yung bedroom number 1 niya. Ganda nito pang kids, no? Ito, meron tayong dalawang window dito, sliding. Dalawang panel siya. Tapos ito, hindi naman kasama sa turnover natin at saka itong design to. Yeah. At least nakita nyo kung paano i-redesign pag turnover sa inyo. Tapos naka-wallpaper na rin siya. Ganda nga ng blinds, ng combination ng blinds niya. Single na bed ang nakalagay natin dito. Tapos dito yung kanyang modular cabinet. Ibang aliwalas. Ito yung bedroom number 2 niya. Check nyo ang ganda. Ito, nag-design siya dito ng closet niya o cabinet. Ayan na, meron pa dito. Makita mo is yung design, no? Ang ganda ng pagkaka-design nun. Tapos yung kanyang ceiling, oh, pang kids talaga. And ito, in-installed nila ng computer table dito. Tapos dito may ano pa, nasalit yung kanyang aircon. 1 horsepower lang kakayanin ito. Tapos meron tayo dito na sliding na window. Yung room na to, bagay na bagay ito sa baby boy. Kasi makita niyo yung design. Aerospace. Ganda. Check natin yung master bedroom. Tara. Yung master bedroom natin, check nyo, mas malaki yung space niya. Naka-wallpaper siya, oh. Tapos naka-cove yung kanyang ceiling. Pero yung turnover namin, flat yung ceiling. Kaya yung mga ibang bumibili dito, at least nakita na nila kung paano nila i-design yung unit. Meron tayo ditong sliding na window. Tapos doon, meron tayo dong panel pa doon. Glass panel. Dito sa side na to. Ayan. Modular cabinet. Uy, ganda. Ito, queen size, kasya naman. Yung combination ng color, no, ang ganda. Dark green, tapos
off-white, naka-wallpaper siya. Ganda ng kanyang master bedroom. Ang ganda ng ating second floor, no? 3-bedroom siya. So, mag-recap tayo. Check natin kung yung mga full details ng property na to. Tara. Ulitin ko lang yung details ng property na to. Ito yung Macy model na single detached. Meron tong 3-bedroom, 2 toilet and bath. Yung lot area to 129 square meter. Ang floor area na to ay 67 square meter. Kung naghahanap kayo ng 3 bedrooms, dito sa may Parkland Settings Vermosa na may easy access through SLEX, MCX access, and Aguinaldo Highway, and soon to Via Calax. Tamang-tama itong house na to para sa inyo. Kung bago kayo sa aming channel, huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-subscribe, pa-share na rin po ng aming mga video. Baka isa sa mga friend o kamag-anak niyo naghahanap ng property dito sa may Vermosa. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming mga house tour video. By the way, my name is James De La Rosa from H&H Real Estate Marketing. Nagsasabing thank you so much sa palagi niyong pagpapanood ng aming mga house tour video. And God bless us. Bye!